everyone! Welcome back sa RSC Box. So, para po sa video natin ngayon, gusto ko lang po sana i-share sa inyo ang advantages and disadvantages ng pag-a-apply ng student visa sa panahon ng pandemic or sa ngayon. Hindi naman din po secret sa inyo, lagi ko lang po sinashare sa inyo na nag-apply ng student visa ang kapatid ko last December 2020. Last December 2020. So, ngayon, na-lodge siya ng January and then na-approve siya by February 2021. So, ang intake na ginawa namin is para sana si September 2021. So, malapit na siya, ilang months na lang. However, hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung magbubukas ang border. So, dahil dito, nagsesearch ako and then nagtitingin ako and then nagtatanong ako sa mga agents na kakilala ko na tama ba talaga na mag-apply ng student visa this time? Or dapat muna next time na lang or hintay na lang magbukas ang border? So, nakapaglista kami ng disadvantages and then advantages ng pag-apply ng student visa this time. So, dahil doon, gusto ko rin sanang i-share sa inyo para mag-guide kayo sa mga tao o sa mga Filipinos na kababayan natin na gustong mag-apply ng student visa. So, when ba ang tamang panahon ng pag-apply ng student visa? So, meron po akong 3 points na nasulat dito na meron siyang advantage and then disadvantage. So, unahin po muna natin yung first point na disadvantage. So, sa disadvantage, marami po nagsasabi, baka 2024 na magbukas ang border. So, walang nakakaalam kailan magbubukas ang border. And update lang po, yung last time po na sinabi ko sa vlog, na nakita ko sa news na nagsasabi na mag-o-open ng bubble travel para sa Singapore, ngayon po ay canceled na po siya ulit. Dahil po sa nangyari, or sa recent na circumstances na may nakapasok po na returning resident na merong Delta variant. So, dahil dito, mabilis na naman ang maksyon ng government, sarado na naman ulit ang mga borders, and then wala muna ulit silang plano to open the borders for international students, and then gusto muna nilang makontrol itong Delta variant na nangyayari sa Australia. So, at the moment, ang cases sa Sydney is about 100 every day or sometimes less than 100 every day. So, dito naman sa Melbourne, at the moment, thank God, mga 16 pa lang siya to 20 cases every day. So, pero lockdown kami ngayon para makontrol siya. And then, hopefully, let's see, we don't know. And then, who knows kung kailan siya makokontrol. So, at the moment, wala talagang kaplano-plano ang government na magbukas ng borders. So, maraming nagre-reklamo. There's a lot of debates na nangyayari going on. Kahit po manood kayo sa news na yung sa mga economists, kailangan daw buksan talaga yung border kasi malaking kawalan yung international students. Even sa workforce, kulang na kulang ang workforce ngayon ng Australia kasi wala ngang international students. Normally, international students nagre-rely yung ibang mga shops or ilang mga companies, ilang mga businesses sa mga international students, especially para sa workforce. So, marami sila nakukuha ng mga casual workers or mga part-timers. Pero dahil ngayon, walang international student, so mahirap yun. And then at the same time, kulang na kulang din yung customers. So, dati nga, meron ako narinig na news na before, yung 100% na customers na dumarating everyday, ngayon is about 10 lang or 20 dahil nga walang international students. Who knows kailan nga ba magbubukas yung border. So, if kung mag-a-apply ka ngayon ng student visa and then plan mo na makapunta ng Australia by next year or mid-year next year, who knows kung makakapasok ka nga ba. So, yun nga, yung sa kapatid ko, naka-receive na rin kami ng email from the school. Yung school na mismo nag-advise na i-change na yung intake ng kapatid ko. Supposedly, papasok sana siya ng September 2021. So,
yung school na mismo yung nag-suggest, i-change natin siya ng March 2022. So, ngayon, ang pagpasok na ng kapatid ko is for next year. Kung mangyayari naman nito, madali kausap yung school, pwede siyang i-change ng intake hanggang sa magbukas yung border. However, paano kung naubos na yung visa mo? And then, hindi pa rin bukas yung border. So, ang sabi naman ng school, willing silang mag-support ulit ng documents and then, mag-i-extend ka lang ulit ng visa. However, risky sa amin yon kasi another payment yon. Though, it doesn't cost the same, pero meron ka pa rin mabayaran. It's additional payment para sa'yo. So, yun yung disadvantage. Doon naman tayo sa advantage na sarado ang border. Ang advantage naman dito, dahil sarado pa ang border, hindi sila ganun kahigpit na mag-process ng student visa. So, still, they will look for your GTE, your genuine temporary entrant, kung talaga bang genuine yung pagpasok mo dito, like, nag-a-upgrade ka ba talaga ng skills mo, may babalikan ka bang trabaho pag uwi mo sa Philippines, and then other things. If you're confused what is GTE na sinasabi ko, please watch my other vlog na nagpapaliwanag ano nga ba yung GTE. So, dito, kung ngayon ka mag-a-apply ng student visa, mas madali. So, mas madali in what way? So, for example, dahil nga kailangan nila ng may pumapasok din na kita, and then kailangan nila ng number of future international student, so talaga nagpapapasok sila, kung maayos naman yung documents, okay, i-grant na yan. So, mas mabilis ang processing. So, dahil bukos sarado ang border, yan, ganyan, mas madali siyang makapasok. How about naman kung magbukas ang border? Ang sabi nung agency na friend ko, shout out kay Miss Pooja from New Horizons Migration and Education. Sabi niya, baka by next year, pagkaya nagbukas, bigla babalik tayo sa merong financial proof or merong tinatawag na show money. So, dito sa show money na tinatawag na to, kailangan merong kang enough na funds sa yung banko for, I think, 6 months yung hinihingi na bank statements. So, for 6 months, kailangan yung sa bank statement mo, meron kang enough fund. So, for example, like as before, kung ikaw ay isang international student, nag-a-apply ng student visa, kailangan yata 1 million pesos sa para sa isang tao. So, yun ang hirap noon. So, that is the second advantage. Kahit na sarado yung border ngayon, ang advantage nito is wala kang ipapakita na show money or walang financial proof na hinihingi. So, basta as long as you can pay your initial payment or first payment, health insurance, miscellaneous fee, and then other fees for the school, okay na siya. So, hindi mo na kailangan magbigay ng other show money. Pangalawa naman sa ating disadvantage, however, kung halimbawa, katulad sa kapatid ko, nagbayad na tayo ng initial payment na 1,750. Nagbayad na tayo sa insurance ng $1,300. Tapos, nagbayad na rin tayo ng enrollment fee na 200. And then, nagbayad na rin tayo ng medical niya na 10,000 or 11,000 pesos sa Philippines. So, itong mga ginastos namin, and then student visa, $620 na student visa. So, lahat ng binayad natin na to, sa disadvantage ito papasok na hindi mo, parang nakapondo lang yung pera mo. So, nandun na siya, nabayaran mo na, kaya lang hindi mo pa rin siya magamit. So, ito naman yung advantage ulit para sa pagbabayad ng, or sa pag-apply ng student visa sa panahon ng pandemic. Pangatlo, ito na yung last point na pinopoint out namin, is sa disadvantage muna tayo. So, nasasayang yung oras na naghihintay ka nung kung kailan magbubukas ang border. So,
Like yung kapatid ko, nag-aaral siya ng nursing sa Philippines. So, nag-decide siya na mag-stop siya kasi nung nagkaroon ng pandemic, ay hindi niya nagugustuhan yung online study. So, dahil doon, nag-stop siya. So, ngayon, 1 year na siyang naka-stop. So, ngayon parang iniisip na ngayon ng kapatid ko na mag-enroll ba ako or hindi. Kasi sayang yung panahon. So, nasasayang yung panahon na ng yung waiting period napakatagal. And then, walang kasiguraduhan kung gaano katagal yung waiting period mo. However, magiging advantage siya para sa'yo kung at the moment, habang nasa Philippines ka, mag-isip ka muna ng iba mong pagkakaabalahan. And then, mag-ipon ka para prepare ka sa pagpunta mo dito. And then, for example, magtrabaho ka muna, mag-tingin ka or gusto mong magkaroon muna ng mga online businesses or katulad ng kapatid ko, ang ginagawa niya ngayon, siya ang talagang gumagawa nitong mga, nag-e-edit nitong mga vlogs ko. So, siya rin ang nag-manage nitong YouTube channel namin. So, yun, humanap ka ng pagkakaabalahan mo para habang naghahantay ka, hindi naman nasasayang yung oras mo. And then, habang naghahantay ka, makapag-ipon ka pa para pagpunta mo dito, meron kang pangbala or meron kang dala na pera or na pang-allowance mo. So, yun, sino ba makakapagsabi na kailan magbubukas ang border? So, ako din, yun nga, meron nagsasabi, hindi ko dapat i-encourage na mag-apply ng student visa. Hindi ko kayo ini-encourage. Ginaguide ko lang kayo sa mga gustong mag-apply dito ng student visa. And then, nasa sa inyo rin yun. So, walang makakapagsabi kung dapat na ba kayo mag-apply ng student visa this time or next time na lang. And then, wala rin makakapagsabi kung sa inyo kung ano talaga or kailan talaga dapat mag-apply ng student visa. So, nasa sa inyo lang yon. And then, kami naman, we don't regret na yun nga, nakapag-apply siya ng student visa last year. Kasi kung ano naman, basta nagbukas ang border, papasok na siya agad. So, ang nire-regret lang namin talaga is yung time na nasasayang, na naghihintay siya, hindi siya nakakapag-aral. So, nai-stop siya sa pag-aaral niya. So, yun lang yung regret namin. Pero, sa pag-apply ng student visa niya, para sa kanya, excited siya sa pagpunta niya dito sa Australia. So, yun lang, sana helpful itong video na to. And then, meron pa akong isang video na upcoming about sa mga dapat niyong dalhin sa pagpunta dito sa Australia. So, just in case to be ready and then to guide you all. Yeah. Thank you. Have a good day. Bye.